Naranasan mo na bang makontrol? O ikaw yung kumokontrol? Teka, teka. Hindi ito usapang pag-ibig, ha? Narinig mo na ba ang uses and gratification theory? Oo? Hindi pa? Halika't ating pag-usapan. Ang uses and gratification theory, o tinatawag ding UGT, ay pinasimulan ni Elihu Katz sa paniniwalang ang mga tao ay gumagamit ng media para sa pansariling benepisyo. Noong 1970, si Elihu Katz at sina Jay Blumler at Michael Gerbich ay mas pinaigting ang ideya ng teorya. Nakasentro ito sa pagbibigay ng kapangyarihan sa taong gumagamit ng media upang kontrolin ito. Binigyang diin ng UGT na ginagamit ng tao ang media upang mapunan ang kanilang pangangailangan bilang tao. Ayon sa teorya, may limang pangangailangan ang tao na kailangang mapunan upang maibigay ang kanilang kasiyahan. Una, ang cognitive needs. Ginagamit ng tao ang media upang makakuha ng impormasyon. Katulad ng pakikinig ng mga balita sa radyo, panonood ng mga quiz game show sa TV, o kahit anong kapupulutan ng aral gamit ang media. Pangalawa, ang affective needs. Ginagamit ng tao ang media base sa kung anong nararamdaman, kasiyahan, o kung anong emosyon ang meron siya. Kagaya ko ngayon, punong-puno ako ng pag-asa. Kaya paulit-ulit kong pinapakinggan ang Rosas ni Nika Del Rosario. Pangatlo, ang personal integrative needs. Nakapokus ang pangangailangan ito sa pagpapahalaga sa sarili ng tao. Ginagamit ang media upang bigyang kasiguraduhan ang kredibilidad at antas ng tao sa komunidad. Halimbawa, gusto mong pumuti, manonood ka ng mga patalastas o reviews na may kinalaman sa pagpapaputi. Pang-apat, ang social integrative needs. Ito ay sumasaklaw sa paggamit ng media upang matugunan ang pangangailangan ng tao na makipag-ugnayan o makihalubilo sa iba. Sa pamamagitan ng internet, partikular ang Facebook Messenger, maaari mong makausap ang iyong pamilya, kaibigan o iyong minamahal. At panglima, ang tension pre-needs. Sa pangangailangan ito, ginagamit ng tao ang mga kasiyahang mayroon ang media upang maibaling dito ang kanilang masamang emosyon, karamdaman o tensyon. Kung nakakaramdam ka ng pagkalungkot, maaari kang makinig ng mga tugtugan sa radyo o kaya manood ng paborito mong vlogger sa YouTube. Mahalagang tandaan na ang pagpuna ng media sa pangangailangan ng bawat tao ay subjektibo. Bagkus, ang media ay may iba't ibang forma upang ibigay ang sapat na kasiyahan ng taong gumagamit nito. Bilang isang mag-aaral ng komunikasyong pangkaunlaran, magandang gamitin ang teoryang ito sa pampublikong komunikasyon ng panghihikayat upang bigyan ng kapangyarihan ang mga tao makapamili base sa kanilang pangangailangan. Sa huli, lagi nating pakakatandaan na kailangan nating gamitin ang media ng tama at responsable.